point of view ko lang ito ha. Hanggang hindi kayo sinasaktan, ang gabi nyo. Pero alamin nyo bakit. Bakit sila nag hindi po ba? Kasi even if you're in the place of your of the customer, nangyari sa inyo, siguro hindi kayo pumumura, pero i-express nyo yung galit nyo. Pero sila, yun ang expression nila. It is in that those words, di ba? Sabi nga, huwag na nga natin mangiti, i-spell out na lang natin, di ba? G-A-G-O. Sabi nga sa Senado, di ba? And there are different ways to be able to also express if you do not agree with somebody. Hindi ka magtatakit ng tema mo. Because you have to respect not that person, but the institution. Di ba nung ginawa ni isang lawyer, sabi niya, can I make a request to please strike out that word, G-A-G-O, because it is not good to be in the record. Sabi ni Miriam, okay, I'm okay, strike it out. Which means you can get your end result through the proper avenues. Hindi mo kailangang i-disrespect. Kaya lang, hindi ba talaga ang style ni Miriam? Pero sabi nga, Senator Jensen, she is a judge. So you cannot do anything about it. Parang mong inaway yung mag-i-desisyon ng kaso mo. So, excuse na lang, punta ka sa CR. Excuse me po, CR naman po. Buti wala po ng CCR na yun. Isabihan, okay lang sa hindi naririnig mo. Sa kanilak na po namin yung tuto. So it doesn't end with servicing the situation. You should convert the concerns to an opportunity. Ang hirap naman ng sale. Concern na nga, gagawin ko pang opportunity. That is the challenge. When you say managing situations, you convert the concern to an opportunity. And then, you provide a solution. Nagagawa niyo bang iyon? Galit na, may concern na, tagaw ka, na na-convert mo pa to an opportunity. Tapos nabigyan mo pa ng solution, tapos natuwa pa sa iyo yung customer. Kuha mo ang iyong tanda. Sabi ko na nga ba, silence means yes. Lahat kayo natuwa. Well, I'll give you a situation that actually happened to me. Meron akong in-open. Alam mo naman kasi pag bukas ka ng mga either time deposit o yung mga special account, di ba? You want a bank that is near you. Either malapit sa house mo or where you work. Di ba? So I went to this bank. I have an account there. And then, I wanted to inquire about an instrument that had higher interest rate. So, I was asking. So the girl there said, please go to our new accounts. So I was asking. And as a person who asks, what do you usually ask? You usually ask terms, interest rate, holding period, penalties. At least that, plus other factors. In short, the girl that I was talking to, her answer to me in almost all of my questions was, sir, excuse me po, let me check with our manager, I'm not sure. Imagine, pumunta pa doon sa isang mas pataas sa kanya, sinicheck niya, magbalik siya sa akin. Tapos sabi ko, ma'am, I hope you don't mind, no? Can I talk to your supervisor? Tinawag yung supervisor. Ma'am, na-brief niyo ba properly itong girl na nakaharap sa new accounts? Sabi niya, sir, actually, under training pa siya. Kung under training po siya, bakit po siya mag-isa? Kasi, bakit, paano mo maniniwala sa sinasabi niya kung lahat ng isasagot niya is, I will ask my boss. Right? Which means they should not have been placed there in the first place. Tapos, sabi niya, sir, bago po eh. Sorry po, ano po ba yung matanong niyo? Tapos, right, dumaan yung manager. Hindi kinala ko yung manager. Sabi yung manager, Mr. Raymond, ha, meron kami bagong instrument. Mag-uumpisa ng ganitong date.
ang aming tatanggapin? Mataas ang interest rate? Sana ba interesado ang dyan? Sige, Mr. Raymond, once po nag-open yan, by this date, inilipat ko na yung pera nyo dito. Okay, sige. So, let me know, ha? Alis na ako. Nung dumating na date na yon, nag-pass na yung 2 days, walang tumatawag sa akin. Tumawag ako. Actually, yung tumawag, pumunta ako sa branch. Sabi ko doon sa manager, ano nangyari doon sa special placement ko na mataas ang interest? Sabi niya, sir, nagtaupusan eh. Ang dami kasi yung bumili eh. So, hindi ko na kayo na, hindi ko na nahapon. Utos na po. Okay ba yung reason na yun? Then, no? Parang gumigiling si mama. Ang sabi ko, ang ganun ba? Di ba malino yung usapan natin? Eh, sorry. Sorry, sir. Actually, wala nga sorry eh. Eh, ganun po talaga yung unahan eh. Diba? Sige, thank you. Hindi tayo mag-mature yung pera ko dun sa low interest. Mag-mature in-out ko. Nung in-out ko, ano usually tatanungin sa'yo ng account person na pinag-withdraw mo? Withdraw mo yung lahat ng account mo. Anong usually tatanungin? Anong reason po bakit yung ini-withdraw lahat? Right? Wala pong tinanong sa akin. Basta, binigay sa akin lahat ng deposit mo. What is the signal? Wala siyang concern. Wala po akong pakialam sa inyo. Tanggalin niyo lahat ng pera niyo at wala akong pakialam kahit kaninong customer. Siguro unless yung pinakamayayaman niyo ng customer. Which means, the training of the people under the manager reflects the manager. Kasi ganun ang bumpo yan eh. Usually, kung ano yung style ng head, yun din ang style ng tao sa ilalim. Tama po ba o mali? Kaya lead by example eh. Pumunta ako doon sa isang branch. Same bank. Ibang branch na. Nagtanong ako, ang galing mag-explain ng manager, hindi siya ganung pagregaryo, hindi siya ganung ka-extrovert, pero malunod siya. Alam niya. So, inopen ko sa kanyang account. Tapos sabi ko, can I request lang, if possible, can you give me notice every time mag-mature? Kahit text lang. Just so I'll be reminded, para sabihin ko kung roll over o redirect ako o mag-withdraw. SOP ba sa bank ko yun? Ginagawa ba nila yun? Yung pag-a-advise pag mag-mature? Yes, for some. Video ginagawa yung SOP. Dito sa bank na to, alam ko hindi SOP. Pumayag yung manager. Sige sir, nagawin ko po. Every month, nag-detect siya. Minsan, hindi siya nag-text. Tinawagan ko the day after. Oh, ba't hindi mo i-text? Ako, sorry sir, kasi meron kami bagong trainee eh. Pinaubahan ako sa kanya yung pag-re-renew eh. Mukhang sumablay, nakalimutan po. Yun ngayon ang risk pag nag-delegate. Dapat, pag ito ang nag-promise, ang gagawa. Kasi hindi naman alam nung dinelegate mo, gano'ng importante yung kinumit mo eh. And it is the name of the person who committed who's on the line. So nag-apologize siya. Sir, next time po ako na uli ang gagawin. Pumunta ngayon ako sa bangko nila, payday. Ang payday po, dalawang mahabang linya. Nandun ako. Nakita ko ng manager. Lumapit sa akin. Mr. Raymond, ano ba yung transaction yung bigay niyo na sa akin? Withdrawal. Okay. Sir, dito lang tayo sa inyo accounts, pay nyo lang ako. Punta ako sa inyo accounts, ito siya sa teller, nabuti. Pagbalik ng teller, may pera, nito sa akin. Sir, sinabuhin ka. Question, allowed ba yun sa banko? Na lalapitan mo yung isang nakapila, kukunin mo yung hawak niya, paupuin mo siya, at ikaw personally mag-asikasi. Hindi allowed yan.